God. At ulitin ko, ating pinapaabot, ating pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. And the full honor to our beloved pastor, Belisabad Almeida, then time, prophet of our loving God, and we always service the blessed teaching of their beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Our beloved brethren, good evening po sa inyo. So in Visayas, Mindanao, maging sa Ibayong Dagat. Yung mga beloved co-workers, co-preachers, sa ating mga beloved preachers. At mga kapatid, kung may mga Biblia kayo dyan, sundan nyo po ang ating mga verse o talata nating babanggitin o pag-aralan sa gabing ito para maunawaan po nating lubos ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong topic ngayon about the pleasing God. Pleasing God or nakalulugod sa Diyos. At sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 up to 2, masahin ko po sa inyo mga kapatid, furthermore than we beseech you, brethren, furthermore than we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye will abound more and more. For ye know that commandments we gave you by the Lord Jesus. In Tagalog, sapagkat sa katapus-tapusan nga mga kapatid, kayo'y aming pinamamanikan at inaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos, na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Kapagat alastas ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya, ang sabi dito, magsilakad at magbigay lugod sa Diyos. Ayun ang nais ng Diyos, mga kapatid, sa mga tao, nais ng mahal na Panginoon na ang tao'y lumakad sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po yung kailangan pang hilain, kailangan mo pang pagalitan para lang dumalo, magsamba. Hindi po ganun yung paglilingkod, mga minamahal. Kailangan ikaw mismo, lumakad, dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos. Gaya ng inyong paglakad upang kayo magsipanagana ng higit at higit. So, to please God simply means to bring delight and gladness before Him. As children of God, bilang anak ng Diyos, pleasing our Heavenly Father should be our highest priority. So yun po ang pinaka priority po natin mga kapatid. Ang palugdan ng ating dakilang Diyos. Pleasing the Lord is a central teaching and command from the Holy Scripture. So it is also God's way of blessedness. Kaya mga minamahal, in our current study, the Word of God identifies two types of people. Mayroon pong dalawang klaseng tao, those who displease God and those who please God and are blessed for doing so. So people who do not please God, mga tao na hindi nang bibigay lugod sa mahal na Panginoon, those that live only for themselves are not pleasing God. Those that live only for themselves. Sabi nga ng Romans chapter 15, verse 1 up to 3, ang ating pong babasahin, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor, for his God
to edification. For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. Tagalog. Tayo ngang malakas ay narapat magbata ng kahinaan ng mahihina. Huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Bawat iya sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa kaikatitibay. Habagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat ang mga pag-alipusta ng mga nagsisi-alipusta sa iyo ay nangahulog sa akin. Ayan mga minamahal, hindi po nakapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon yung people who do not please God, those that live only for themselves. Kaya sabi nga ng mahal na Panginoon, bawat iya sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa ikatitibay. So, yung kapwa natin, mga minamahal, bigyan natin ng dapat hindi sa ating sarili, hindi sa ating kapwa. Eh si Jesus nga sabi dito, hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Huwag mong ipataas yung sarili mo. So maraming mga tao ngayon na lagi nilang tinataas yung kanilang sarili. So yung mga iba, mga minamahal, di na ni lockdown, mababa yung tingin sa iba, kanilang kapwa, pero sa kanyang sarili, laging kinataas. So, ang tawag po niyan na selfish people. Selfish people live and act as though the entire solar system revolved around them. So, they have no time for God and their fellow men. Wala silang time sa mahal na Panginoon. At sa kanilang kapwa-tao. So, their time and energies are solely for themselves and their selfish interests. So, ang kanilang oras po, mga minamahal, at lakas ay tanging sarili lang. So, wala silang time sa Diyos at sa kanilang kapwa. Kaya, sa mga taong hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, laging nanawagan ating dakilang Diyos na tayo ay manumbalik sa mahal na Panginoon para baguhin yung ating mga buhay. Sapagkat mga minamahal, kung tayo lamang, hindi natin kayang baguhin yung ating sarili. Pero pag nanggalingkod ka sa mahal na Panginoon, walang iba, lagi mong tinataas sa iyong sarili ang mahal na Panginoon. Yung kapwa, hindi yung sarili. At sabi nga, what a shame since our master himself pleased not himself but serve other when he lived for 33 years in this planet. Siya po mga minamahal, ating mahal na Panginoon Jesucristo, ay naglingkod sa iba, hindi po sa sariling kapakanan. Those that only seek to please men are not pleasing God. Sabi ng Galatia chapter 1 verse 10. Ang ating pong babasahin from the book of Galatians chapter 1 verse 10. For do I know persuade men or God, or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Sa Tagalog, sapagkat ako bagay naghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, ako bagay nagsisikap na magbibigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. So mga minamamaliwanag po ang sinabi ng Biblia. Pag ang tao lang po lagi mong pinalulugdan, mga kapatid, sabi dito, hindi ako magiging alipin ni Kristo. They flatter and make their earthly master happy because they depend on them for their subsistence. Sila ay nagdepende sa mga ito para sa kanila ikabubuhay. The truth is, the Lord God is our real master and true source of living.
So ito po yung katotohanan, mga minamahal. Ang dakilang Diyos ang tunay na master. Oh. So marami mga tao ngayon na magagalit pa pag binababa mo lang. Mababa yung tingin mo o tinatawag mo lang na parang ano, parang kapwa mo lang or parang kapatid mo lang. So, nagagalit. Gusto nila tawagin silang Panginoon, tawagin silang Master. Oh. So, nagpa, ano, mga minamahal sa kanilang sarili. Yung sarili nila ang tinataas. Oh. The truth is the Lord God is our real Master. So mga minamahal, ang Diyos lamang po ang karapat-dapat na tawaging master. Eh, sabi nga ng 1 Thessalonians chapter 2, verse 4. 1 Thessalonians chapter 2, verse 4. But as we were allowed of God to be put on trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God, which riot our hearts. In Tagalog, kundi kung paanong kami minarapat ang Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok sa aming mga puso. So ang Diyos po magpala sa kanyang banal na salita. So marami kasing tao, mga minamahal, na yung sarili nila ang tinataas. Sa mga tao, tinataas nila yung kanilang sarili. E sabi ng Apostol Pablo, hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos. So ang Diyos lamang ang dapat palugdan. Kasi siya yung karapat-dapat na luwalatiin, purihin, mga minamahal. Hindi po yung ating sarili na itataas po natin sa harapan ng mga tao. Yung iba, mga minamahal, magpatawag pa na reverend. Yung iba, magpatawag pa na father. No? So, pag hindi mo tawaging reverend, pastor, or evangelist, or ano pa man, mga minamahal, father, eh, hindi ka papansinin. Gusto nila, lagi silang itataas. Hindi po ganun ang nais ang Diyos, mga minamahal. So, walang karapat-dapat na itataas o palugdan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Those that are in the flesh cannot please God. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Romans chapter 8, verse 8 up to 9, kung ating pong babasahin, Romans chapter 8, verse 8 and 9, so then, they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Tagalog, at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Datapat kayo wala salaman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Ayan, mga minamahal, maliwanag po ang banal na kasulatan. Yung mga nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, yung nangasa laman, yung patuloy na gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa mahal na Panginoon. Yung makalaman ng mga gawain, yung patuloy na pagkakasala, sa kilos, sa salita, mga minamahal. Yung pananalita, laging nagmumura. So, laging naghanap ng away, gulo, walang pag-ibig sa kapwa. So, hindi po yan nakalulugod sa mahal na Panginoon. Tinataas lagi yung sarili, yung kapwa, mga minamahal, ni binababa. Minamaliit yung kapwa. So, yan po yan, nangasalaman. Hindi po yan makalulugod sa Diyos. Dapat, sabi nga ni Apostle Pablo, datapat kayo wala salaman.
undi sa Espiritu. Kung kayo'y tumitira, sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapat kung sino mang walang Espiritu ni Kristo, ay hindi sa Kanya. Kahit sabihin mo pang may Espiritu ka, mga kapatid, makikilala mo yan eh. Yung mga taong may Espiritu ng Diyos kasi yung mga gawa niya, mga mabubuting gawa po yon. Sa pananalita, sa kilos, makikilala mo yan eh. Sabi nga ng Biblia, by their fruits you shall know them. Makikilala mo sila sa pamagitan ng kanilang mga bunga. So, hindi yan maitatago. Makikita po yan, mga kapatid. Makikita mo yung mga taong mabubuting tao. Walang ginagawa yan, araw-araw. Kundi palugdan ang mahal na Panginoon. Hindi po yan bibigay lugod para sa sarili, mga minamahal. Laging nagpupuri yan sa mahal na Panginoon. Masamba sa mahal na Panginoon. Ginawa yung kalooban ng ating dakilang Diyos. Hindi po yung mga nandyan sa mga kalayawan, sa mga diskuhan, mga sugalan, sa mga ano yung pinagagawa, mga minamahal, nasa plaza, nasa bar, nasa plaza. So, hindi po yan, mga minamahal, wala pong Espiritu ng Diyos yan. Kahit sabihin pa niya, may Espiritu siya ng Diyos, pero makikita mo sa kanyang mga gawa yan. Alam nga naman, magbubunga yung mabuting puno ng mabuting bunga. Pag masama, mabuti yung puno, mabuti din yung bunga. Pero pag masama yung puno, masama din yung kanyang bunga. Sabihin yung kanyang ginagawa, makikita mo yan. People led by flesh to lust while pretending to be spiritual people only deceive their own selves. Eventually, such are judged by God and die prematurely. So mayroon kasing mga tao na nagpakikilala na sila ay spiritual people. Nagsasabi ako ay lingkod ng Diyos. Pero makikita mo, alipin pa rin ng layaw ng laman, alipin pa rin ng kasalanan, dinadaya po yung sarili. Kaya nga, sabi ko na makikita mo yan, pinaagi sa kanyang bungay. By their fruits you shall know them. Those enslaved by their fleshly appetites cannot inherit the kingdom of God. So basahin po natin yung mga layaw ng laman. Dito maliwanag po mga minamahal. Isa-isain po natin in Galatia chapter 5 verse 19 up to 21. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murders, drunkenness, revealing, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So maliwanag po mga kapatid. Kaya basahin natin sa Tagalog. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pagkikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagkatalo, mga panibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkababahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, makalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa bagay na ito ay aking ipinapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na mga nagsisigawa ng gayong bagay ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag po mga minamahal, no? Ang sabi ng banal na kasulatan. Iyon po ang layaw ng laman. Marami yan eh. Yung paglalasing, marami ngayon, lalo na sa mga oras sa ito, marami ng mga lasing dyan, mga minamahal. Sila nang may-ari ng daan. So, matatapang na, mga kapatid. So, kung ano yung pinagagawa. Lalo na doon sa mga bundok-bundokin na mga lugar. So, nandun yung mga diskuhan. So, naghahanap ng away.
At nandyan yung pagsiselo sa kapwa, pumapatay na, kapatid. So yun po mga layaw ng laman. Murders, drunkenness, billing and such like. So mga minamay, hindi po yan makapasok sa kaharian ng Diyos. They shall not inherit the kingdom of God. Kaya kung ikaw man ay nakikinig ngayon, kung mayroon ka pa rin, alipin ka rin ng alipin ka pa rin ang mga ng layaw ng laman, mga binabanggit natin, nababasa natin, so may pagkakataon po pa po tayo magbago. E sabi nga ng Biblia, for God so loved the world. Iniibig ng Diyos, mga minamahal, ang mga tao na nasa sanglibutan. And He gives only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Maraming pag-ibig ng Diyos sa tao, mga kapatid. May pagkakataon na ibinibigay na kailangan po ng tao na sumampalataya sa mahal na Panginoon para hindi po siya maparusahan bagkos magkaroon siya ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Those that have no faith cannot please God. Yung mga tao daw pong walang pananampalataya sa Diyos, hindi nakapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon. In Hebrews chapter 11, verse 6, to have faith in God is to stand and stake your whole person on the authority of God's word and promises. But without faith, it is impossible to please Him. We that come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa Tagalog, usayin natin, mga minamahal, no, para munawaan yung mabuti. At kung walang pananampalataya, hindi maring makalulugod sa Kanya. Hapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang pagbigay ganti sa mga sa kanya ay nagsisihanap. So maliwanag, so kailangan natin ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Kasi if you have not faith in God, so hindi ka na kapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon. And sa Biblia, mga kapatid, those people who please God, those who ask right things from God, yung mga humihiling sa tamang bagay mula sa Diyos. Whatever things a person implores from God's will ultimately reveals his character and sense of values. Sabi ng Biblia, anumang bagay na ang isang tao ay nag-iusap mula sa Diyos ay ganap na ipakita ang kanyang karakter at kahulugan ng halaga. No? Those who are separated for God, sa mga taong hiwalay sa Diyos at ayaw na magbigay lugod sa mahal na Panginoon, so kawawa, kabag-abag ang mga taong yon. Pero yung mga taong naiwalay sa Diyos at nanumbalik sa mahal na Panginoon, kaya muling malulugod ang Diyos sa kanyang buhay at siya ipagpalain. Kasi ang mahal na Panginoon ay handang tumanggap yan eh. Laging bukas ang palad para tanggapin tayo, mga kapatid. Kasi tayo po inilikha ng Diyos, sabi nga ng Biblia, lahat ng tao inilikha ng Diyos, katulad pa nga ng mukha ng Diyos. No? Lahat tayo, sabi ng Biblia, nilikha tayo para sa kanyang kaluwalhatian. May mga taong naliligaw ng landas, sabi nga parang tupang ligaw, pero ang Diyos ay handang magpatawad. Pag ikaw ay manumbalik sa mahal na Panginoon, tatanggapin ka ng mahal na Panginoon. Paglingkuran mo siya para malulugod ang mahal na Panginoon sa iyong buhay, pagpalain ka dito, kapalang sa lupa, pinagpala ka ng mahal na Panginoon at mayroon ka pang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. So maraming nagkabisi ang mga tao, ayaw nang makapagbigay lugod sa mahal na Panginoon. How numerous are the Christian who are caught in earthly, ang tinatawag na entanglements. Many are so busy striving to achieve that
a higher standard of living that they have forsaken their sacred duties toward God in the process. So maraming nagkabisi, nagsumika sa mga bagay na lilipas lang. At nakalimutan na nila ang tungkulin nila sa Diyos. E huwag na ang mangyari, mga minamahal, nakalimutan natin yung mga tungkulin natin sa ating mahal na Panginoon. Bigyan natin ng halaga ang pagkatawag sa atin na mahal na Panginoon. Bigyan natin halaga, mga kapatid, ang ating buhay. Dahil ang buhay natin ay ito po'y hiram lamang sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, those who are wholly yielded to God. So yun po nakapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon sa mga ganap na sumuko sa Diyos. And such a foolish render lives to God so much that God is able to accomplish His will in them. Yung fully surrender sa mahal na Panginoon. So, magawa ng Diyos kung ano ang naisin mo. Ano man yung nais mo. Ano man yung hihingin mo sa mahal na Panginoon. Kaya ang gawin ng mahal na Panginoon at ibibigay sa iyo. The people who please God, those who walk with God. Katulad ni Enoch sa Bible, siya po'y lumakad. Si Enoch ay lumakad kasama ang Diyos at hindi po siya nasumpungan, sabi ng Biblia. Siya po'y unang na-rapture. Ni-rapture ng mahal na Panginoon. In Genesis chapter 5, verse 24. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha siya ng Diyos. Dahil po mga minamahal, lumakad si Enoch na kasama ang Diyos. Kaya sa ating paglilingkod, mga minamahal, hindi po yan masasayang eh. Kasama mo lagi mahal na Panginoon sa mga plano mo, sa mga gagawin mo araw-araw. Mga kapatid, at talagang malulugod ang mahal na Panginoon. At mamanahin mo ang pangako ng ating dakilang Diyos, buhay na wala hanggan doon sa kanyang piling. At yung mga tao na kapagbibigay lugod sa Diyos, yung laging nagpupuri sa mahal na Panginoon, those who praise God. Kaya mga kapatid, medyo mahirap sa mga hindi pa nasasanay. Pero pag nasanay ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, walang mahirap. Yung mga pagpupuri, yung iba nga, dati-dati, sa unang umpisa, sabi nila, ang hirap naman dyan sa Jesus Miracle Crusade, laging nakaluhod. Ang sakit sa tuhod. Isang oras luluhod. So mga minamahal, pero pag masanay ka na, kahit dalawang oras ka nakaluhod, hindi ka masasaktan. Sa pagsanay lang yan eh. And then, yan po'y pagpakumbaba sa mahal na Panginoon. Yung iba nga dyan, mga kapatid, pag nagkasala sa batas, inabol sila ng batas o pulis. Pag wala na silang matakbuhan, luluhod na yon, tataasan ang kamay, surrender. Sumuko sa tao lang, mas more sa mahal na Panginoon. Kaya dito, ina-apply po yung pagluhod, pag-surrender, pagtaas ng kamay. Yan po'y pagpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. So not all Christian singing is praising God. The Lord looks and judges our hearts as we sing unto Him. So, mayroon pong pangako ang ating mahal na Panginoon, those who praise God. So, napakaganda mga pangako dyan ang ating dakilang Diyos. Their enemies shall be at peace with them. Pangako yan ang mahal na Panginoon. And their prayers shall be answered. So, sa mga nakapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon, yung prayer niya, mayroong katugunan. Their name shall be everlasting. Pati yung pangalan mo, mga minamahal. So, everlasting. Hindi mawawala yan. Kaya purihin natin dakilang Diyos, mga kapatid, sa mga oras na ito. Wala naman tayong sapat na oras. So, kung hindi mo pa na palugdan ang mahal na Panginoon sa iyong buhay, sa mga oras na ito, tanggapin mo ang mahal na Panginoon sa iyong buhay. Na hari, tagapagligtas sa iyong buhay at umpisan mo, palugdan ating dakilang Diyos. Sa pagtanggap mo pa lang sa mahal na Panginoon, nalulugod na ating dakilang Diyos. At sa mga darating na mga araw, patuloy mong kasamahin ang ating mahal na Panginoon. At hindi ka bibiguin ating dakilang Diyos.
Hindi magagawa, hindi mo magagawa, kayang gawin ng mahal na Panginoon. Wala, imposible sa ating dakilang Diyos. Kung may makaramdaman ka, kayang ibigay ng mahal na Panginoon kagalingan. Kalutasan ng problema, pagbabago ng buhay, kayang ibigay yan ng ating dakilang Diyos. E tanggapin mo si Kristo na hari, tagapagligtas sa iyong buhay. Sabi ng Biblia sa mga tumatanggap, oh, ikaw po ay gawing anak ng Diyos. Anak ng Diyos. In John chapter 1, verse 12, no? Sa mga tumatanggap, gawin kang anak ng Diyos, anak ng babae at lalaki na ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras ito, sumunod kayo sa maigsing panalangin aking babanggitin. Sabihin mo, dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan ni Jesus, narito pa ako isang taong makasalanan, taos pusong nagsisisi, mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari, tagapagligtas sa aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako, mahal na Panginoon, sa buong aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. At ako nang po'y manalangin sa iyo, dakilang Diyos at mambanal, wala ng pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, tapos po'y beloved pastor, Wildis Dalmida, aming sinasaway, pinapalayas, at pagpalain mo, Diyos, hallelujah, mga tumatanggap sa mga oras na ito, at alisin mo mga gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. In Jesus' name we pray, amen and amen, praise the Lord. At sa mga oras ito, mga kapatid, dadako po tayo sa masiling. Ang masiling po ito po ay from the point of contact, ipatong niyo pong kamay sa radio receiver o sa screen, i-cast out po natin yung mga karamdaman, mga problema. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Sa mga oras ito, manalangin tayo minsanan pa. O dakilang Diyos, ang banal, pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, the Spirit, beloved Pastor, Willis Dalmida, aming sinasaway, pinapalayas, lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, greater anemic, high blood, ubo, sipon, trangkaso, virus, cast out, be healed right now, vice began, problem be solved, in Jesus' name. Amen and amen, praise the Lord. At mga minamahal, salamat sa inyong pagkantabay sa ating balala programa. At salamat sa kanyang balala na salita at patuloy mga minamahal nagpaalala sa atin. Iniibig tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya may panahon kayo, dumalo kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, the Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa gabing ito, kami po ipansamantalang nagpapaalam. Iabang lingkod, Brother Joshua Dominguez, kasama nating beloved technician, Rosemart Lumaylo, nagsasabing, we love you so much, but our dear Jesus, love us more. Amen and God.